Hi guys, today i-review ko and i-compare itong dalawang kino-compare na pabango kasi magkaamoy daw sila. And sa akin din, magkaamoy talaga sila. And this is the Byredo Balda Freak and the Emir or ano ba to, Paris Corner Emir Vibrant Vetiver Delight. Tignan nyo naman yung bote. Halos parehas lang, iniba-iba lang nila yung kulay and style, pero alam nyo na. So, hindi ko nang babasahin yung notes nila, guys. Diretso na tayo sa spray. Ang una kong naamoy talaga sa kanila is itong Balda Freak. Nakabili ako ng sample and tinest ko siya sa skin ko kasi nga ang daming nagre-request, sobra yung hype niya. And yung experience ko sa kanya is parang amoy pineapple-y na coconut-y na pabango. And parang sabi ko, ano ba to? Ganito lang? Bakit ang daming nagkakagulo? And then, naka-order ako ng Vetiver Delight. Eto siya, guys. And sa akin, oo nga no, magkaamoy sila. So ito, mas ginamit ko kasi nantay kong dumating tong full bottle ko ng Byredo bago ko siya nagamit. Kasi nasa abroad si hubby and nagpabili ako sa kanya doon kasi medyo mahirap siyang hanapin. Even online actually, mahirap siyang hanapin. Parang lagi kasi siyang ubos, parang ganun. So etong Vetiver Delight, pag ginagamit ko siya, maraming nagko-compliment sa akin na ang bango ng gamit mong pabango, ano yung gamit mong pabango, ang bango sa'yo. Na-mention ko na to nung nireview ko, I think, this brand or basta itong line na to. I will link it here and nasa perfume stores pa ako noon ha. And nakokomentan ako or nakokomplimentan ako nung mga SAs na yung gamit mo mabango naman eh. Ito yon, Vetiver Delight. Ngayon, etong Balda Freak, pag ginagamit ko siya, ganun din. Nakokomplimentan din ako. So, pinaamoy ko siya, silang dalawa, sa husband ko. Sa akin kasi, magkaamoy sila. But, of course, pag inamoy mong mabuti si Byredo Balda Freak next to Vibrant Vetiver Delight, makikita mo yung ganda ng blend. Ang ganda ng pagkakahalo ng notes ni Byredo Balda Freak. Whereas si Vetiver Delight, may slight sharpness siya. Pero alam nyo yon, bulag na. Parang ganon. Sobrang nipis lang ng difference na pwedeng hindi mo na siya pansinin. Spray natin para mas ma-describe ko sa inyo. Actually, dito sa bottle, may naamoy akong something citrusy. Pero parang alam nyo yung pineapple na hindi matamis. Maasim-asim na pineapple. Ganun siya sa ilong ko and ganun siya sa skin ko. Sa husband ko, naamoy niya something citrusy. Ang nakakatawa is, mas gusto niya si Byredo Balda Freak. Sabi ko, anong naamoy mo dito kay, ito kay Balda Freak? Sabi niya, ang ganda daw na something citrusy. Which is, pag tinignan mo naman yung description ni Balda Freak, citrusy talaga yung amoy niya. Whereas, itong Vetiver Delight, ayaw niya. Hindi, ang layo. Sabi niya, ha? Sabi kong ganun, parang bihirang-bihira yung magkaiba kami ng naaamoy. May problema siya sa ilong eh. May deviated septum siya eh. Tama ba? Yung pagkakapronounce ko. So, medyo may problema siya sa pang-amoy. Pero, sa kanya magkaiba. Binalikan ko siya after 10 minutes, 15 minutes. Pinaamoy ko ulit yung skin ko parehas. Sabi ko, ano? Magkaiba pa rin? Sabi niya, no? Parehas na. So, it takes parang few minutes para maghabulan talaga yung amoy nilang dalawa. Sabi ko nga, sure ka citrusy yung naaamoy mo? Sabi niya, yes, citrusy. Nung sinabi ko sa kanya, amuyin mo ulit after 10 to 15 minutes, no? Naaamoy mo yung pineapple kasi ayaw niya yung pineapple. Pero may mga pabango akong binibigay sa kanya na may pineapple na note na hindi niya, hindi ko alam kung hindi niya napapansin or because mabango sa kanya, hinahayaan na lang niya. Pero sabi niya, wala akong naamoy na pineapple. Pero nung pinaamoy ko ulit sa kanya, ano ba yan guys, ang gulo ko. Sobrang excited ko kasi na i-describe tong dalawang pabango sa inyo. Tsaka niya lang sinabi na yes, oo, naamoy ko na yung pineapple. Sabi ko, naamoy mo yung coconut. Sabi niya, yes, naamoy ko na yung coconut nung sinabi mo. Sabi niya, pero hindi ganun ka-strong. Sabi ko, okay, to make it simpler. Amoy piña colada ba siya? Nung sinabi kung piña colada. Sabi niya, yes, amoy piña colada si Balda Freak. Creamy coconutty pineapple na may something citrusy siyang naaamoy. Siguro kasi nasanay na ako sa kanilang dalawa na parang halos iisa lang yung amoy. Kaya parang ngayon halos iisa na lang yung naaamoy ko. Pero in my experience, kasi kakatest sa kanilang dalawa, it takes few minutes para mahabol ni Vetiver Delight yung amoy talaga ni Balda Freak. Pag tumagal sa skin si Balda Freak, mas humihina and mas nagiging parang almost floral to nothing na yung dry down niya. Whereas si Vetiver Delight, parang all throughout, nandun yung pineapple
citrusy, coconutty, nag-i-stay siya. Sa initial na spray, kay Vetiver Delight, alam niyo yung labas kagad yung gusto mong maamoy kay Balde Afrique. Yung pineapple, yung citrus, yung coconut, yung parang almost soapy floral. Meron siyang ganun eh. Dito kay Balde Afrique, blended na blended siya eh. Sumisipa si pineapple, pero alam niyo yung sisipa mawawala, biglang si coconut yung lalabas. Ang ganda ng pagkakatimpla. Etong si Vetiver Delight, mahahanap mo kagad yung sharpness nung pineapple, nung citrus. Matapang nga kasi talaga siya. Kung pagdating sa, sabihin na natin, ang feminine ng dating, mas maganda si Balde Afrique. Mas parang panglalaki yung dating ni Vetiver Delight next to Balde Afrique, and mahina siya. Pero ang ganda ng balanse ng amoy niya. In the end, sa skin ko, halos parehas lang sila. Pero kung, syempre, perfume collector kayo, gusto ninyong gumamit nung pinaka-original na bottle talaga, wala namang masamang bumili kayo ng Balde Afrique. Kasi, minsan yung magandang feel pag gumagamit kayo nung authentic, legit na bottle, iba yung dating eh, compared sa sabihin na nating copy lang. Pero ako, I don't mind sometimes, lalo na ang mahal ni Byredo, and kuhang-kuha, bihirang-bihira akong matuwa sa parang copy. Natutuwa ako, pero I don't end up using it parang everyday. Pero this one, ewan ko kung bakit, kasi siguro malakas siya, kaya gusto ko siya, pero sharp siya, ang sharp niya, and si Balde Afrique, sobrang ganda ng pagkakatimpla sa kanya. Ayun na guys, magkaamoy naman sila, sobrang nipis lang talaga ng difference nila, mas maganda lang yung pagkakatimpla ni Balde Afrique. Pero pag nasa skin nyo na, at least sa skin ko, halos parang parehas na lang. Magdedepende na lang yan sa inyo, sa body chemistry nitong dalawang pabango, kung alin sa kanila yung mas maganda yung lalabas and magpo-project sa skin niyo. So, ayan na guys, yung comparison nitong Byredo Balde Afrique and nitong Emir or Paris Corner Vibrant Vetiver Delight. And thank you for watching. See you on my next video. Bye!